programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Sige na ko dyan! Ako doon na lang, Misha Ubre! Talaga, Aling Susan? May kaibigan po kayo dito? Aha! Huwag ka muna. Narito na nga ang ating pakaabangan bukas sa Abot Kamay na Pangarap. Agad naman na binalaan ni Giselle itong mga pulis na kung saan ay magbibit-bit dito kay Moira patungo dito sa kanyang selda. At dito na sinabihan ni Giselle na kapag magpapaawa effects daw itong si Moira ay huwag daw silang makikinig nito. Dahil sanay na nga itong magdrama at manipula itong si Moira sa kanila. At dito naman na sinabi ni Chang Susan kay Giselle na kung matigas man itong si Moira ay nakakasigurado ang mga ito na mas may matigas pa sa loob ng selda dito kaysa kay Moira. At naalala naman ngayon ni Chang Susan na may kaibigan nga siya noon na nagngangalang Mildred kung saan ay nakilala niya nga ito sa loob ng kulungan. At dito naman na tinanong ni Giselle na kung talaga bang may kaibigan itong si Chang Susan sa loob. At tiyak ay talagang pahihirapan itong si Moira. At dito nga nabanggit ni Chang Susan kay Giselle na tamang-tama may kaibigan nga siya naroon sa loob. At ito ang magpapahirap kay Moira. At agad na pinuntahan ni Chang Susan at Giselle itong sinasabing Mildred. At dito nga na sinabi ni Mildred sa kanila na siya na nga bahala dito kay Moira. At bibigyan niya nga ito ng matinding leksyon. At tila nagugustuhan ni Giselle ang idea na iyon. Samantala, hanggang pag-iyak at emosyonal naman itong si Zoe na kausap itong si Carlos Benitez. Dahil hindi nga daw niya ito pababayaan ang kanyang ina dahil daw sa kanya ay nahuli ito at nakulong. Dapat ay nandun daw itong si Zoe karamay ni Moira. At dito naman na sinabi ni Carlos sa kanyang anak na wag daw muna ngayon dahil mainit pa itong preskon sa kanila. Baka madadawit ang pangalan dito ni Zoe at baka mabulyaso ang kanilang mga plano at mabisto ang kanilang sekreto. At dito na nga na nahuli sila dito ni Lynette. At dito rin na narinig ni Lynette na sinasabi ni Zoe na ama itong si Doc Carlos at hindi nga makapaniwala itong si Lynette sa kanyang mga nakita at narinig dito kina Carlos at Zoe. Kaya naman nagdududa na rin itong si Lynette sa mga ikinikilos dito ni Carlos Benitez. Samantala, itong si Annaline ay awang-awa naman dito kay Zoe na parang biktima nga ito. Subalit walang kaalam-alam itong si Annaline na hindi naman pala niya tunay na kapatid itong si Zoe. At nagpapanggap lamang ito na walang kinalaman sa nangyaring aksidente kay Don Pepe. Subalit ay hindi nga maiwasan ni Justin na mapapaisip siya dito sa ginawa ng kanyang ina dahil nagdududa pa rin itong si Justin na may kinalaman pa rin itong si Zoe sa nangyaring ang aksidente kay Don Pepe. At hindi naman basta-basta na magalit ng ganoon itong si Don Pepe kung walang matinding ginawa itong si Zoe. Kaya mapapatunayan na nga ba na isa din itong kasabwat itong si Zoe sa nangyaring pangingidnap dito ni Moira sa kanyang Lolo Pepe. At dito na rin kaya malalaman na itong si Zoe ay anak nga dito ni Doc Carlos Benitez. At dito nangangamba itong si Carlos na baka mapapahamak itong kanyang reputasyon at ang kanyang trabaho at baka mawala na rin sa kanya itong si Lynette. Yan ang ating pagkatutukan bukas. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at maraming salamat.